Sino nga ba itong binanggit ni Eustace Kidd na taong may marka daw na apoy? During chapter 1056 nga, enong time na binigyan ni Trafalgar Law itong si Eustace Kidd ng kopya ng Road Poneglyph, nag-comment nga itong si Killer na kung gusto nga daw nila ni Eustace Kidd na maging competitive sa pagkuha ng One Piece treasure, dapat nga daw na simula ngayon magseryoso na sila. At dito na nga nabanggit ni Eustace Kidd yung patungkol sa taong may marka ng apoy. Dahil kung sasabak na nga daw sila sa paunahang pumunta sa Laughtail, dapat nga daw na mahanap na nila itong tao na to. Kaya naman ang tanong nga ng marami, sino itong taong may marka ng apoy? Bali may dalawang clue na binigay sa atin si Oda during chapter 1056. Kung sino nga ba itong tinutukoy ni Eustace Kidd? Ang unang clue nga, obviously na may idea itong tao na to sa One Piece at Road Poneglyph, since ito nga yung topic nila Killer at Kidd nung binrot up itong tao na to. Ang ikalawang clue naman natin somewhat na related siya kila Trafalgar Law at Nico Robin. Dahil nung nabanggit nga ni Kidd yung patungkol sa tao na to, medyo nag-react itong dalawa na to. Bali, speaking of Trafalgar Law at Nico Robin, alam naman nating lahat na galing nga itong dalawa na to sa surviving clan ng kanya-kanya nilang pamilya. At kung maaalala nyo, sinunog nga rin yung mga lugar na pinagmulan nila. Itong Uhara incident nga dahil sa Buster Call, at itong Flebans dahil sa kumalat na disease sa lugar na to. So kung yung taong may sunog o apoy na marka nga na tinutukoy ni Eustace Kidd nakakonekta kay Law or kay Robin, may chance nga na nagmula itong tinutukoy ni Eustace Kidd sa dalawang lugar na pinagmulan nila Law at Robin. Pwede nating sabihin na isang survivor ng Uhara incident, since hindi nga malinaw kung talaga bang naubos sila at si Robin lang talaga ang lone survivor. Pwede rin nating sabihin na survivor ng Flebans. Yes, alam ko nga na hindi naman nakakabasa ang mga tao dito ng mga Road Poneglyph, pero ang isang tao nga lang na relevant sa unang clue natin na capable na may knowledge sa One Piece, itong tatay ni Trafalgar Law. Dahil simply D-clan itong si Trafalgar Law, at obviously nagmula rin sa D-clan itong tatay niya. Anyway, bukod nga sa dalawang posibilidad na nabanggit ko, marami na nga ang haka-haka o sabihin na nating mga sikat na common theory sa kung sino nga ba itong taong may apoy na marka. At ito nga daw sila Sabo at Kuzan. Though literal ngang may apoy na marka itong dalawang karakter na to, dahil sa si Kuzan nga nakuha niya yung marka niya dahil sa paglaban niya kay Sakazuki, at itong si Sabo naman na-acquire niya nung bata pa lang siya. Sa tingin ko nga na mababa ang tsansa na isa sa dalawang to yung tinutukoy ni Eustace Kidd. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin, kilala na nga ni Eustace Kidd itong dalawa na to. Kaya ano pang sense kung hindi niya to papangalanan, diba? Bali, ang sumunod nga nating prospect sa kung sino nga ba itong taong may marka ng sunog o apoy, balikan ulit natin itong unang clue natin. Sinabi ko nga kanina na dapat nga may knowledge itong tinutukoy ni Eustace Kidd sa One Piece treasure at Road Poneglyph. Kaya naman bumalik nga tayo sa Old Era. During Old Era nga, tatlong pirate crew nga lang ang relevant na may knowledge sa One Piece treasure at sa mga Road Poneglyph. At ito nga yung Roger Pirates, since nakapunta nga sila mismo sa Laughtail, itong Whitebeard Pirates, dahil sinasabi nga na si Whitebeard daw ang pinakamalapit na maging Pirate King besides kay Roger. At lastly, itong Rax Pirates, dahil obvious naman na capable sa mga ganitong impormasyon itong grupo na to. Bali, isa-isahin nga natin itong tatlong prospect nating pirate crew. So kung sa Roger Pirates nga nagmula itong taong may sunog o marka ng apoy, ang popular na theory na nga kung sino daw ba ito, ito nga daw si Scupper Gaban. Since oo nga naman, kung talaga ngang pinaparallel ni Oda itong si Eustace Kidd kay Luffy, it makes sense kung si Luffy nakilala itong si Rayleigh. Samantalang itong si Eustace Kidd naman, itong si Scupper Gaban naman ang may kilala, diba? Yes, may idea nga itong si Scupper Gaban patungkol sa One Piece treasure at sa mga Road Poneglyph. Kumbaga, ihalin tulad na lang natin yung nalalaman ni Rayleigh sa kanya, since nasa iisang grupo lang naman sila at halos magkahanay nga lang ang dalawa na to in terms of superiority. Pero as far as we know nga, wala namang peklat o marka ng apoy itong si Gaban, diba? Kaya medyo tagilid pa rin itong prospect na to. Sa part nga nitong Rax Pirates, alam naman nating lahat na karamihan nga sa kanila patay na.
Si Rax Dicevic nga wala na. Sila Silver Axe, Wang Zi at Captain Jan naman ginawa na ngang zombies ni Gecko Moria. Kaya considerably patay na sila. At itong recent Wano arc nga lang nakita naman natin na namatay na rin itong sila Big Mom at Kaido. Kaya naman ang natitira na nga lang na karakter na buhay pa sa Rax Pirates na pwede nating i-consider itong si Golden Lion Shiki. Nabanggit ko nga kanina na pinaparalel ni Oda itong si Luffy kay Eustace Kid. Pero what if kung si Luffy nga nakakilala ng miyembro ng Roger Pirates, which is ito nga si Rayleigh, ang bigla namang gawin ni Oda itong si Eustace Kid naman makakakilala ng miyembro ng Rax Pirates, which is si Shiki naman ito. Paano kung si Shiki nga yung tinutukoy ni Eustace Kid? Dahil yung vibes nga nitong si Eustace Kid sobrang parehas sa vibes nitong si Shiki. Pansin nyo? Anyway, sa part nga nitong Whitebeard Pirates ang may mataas nga na tsansa para sa akin itong si Commander Curiel. Sa mga nagtataka kung sino nga ba ito, siya nga ang 10th Division Commander ni Whitebeard. During Marineford War nga nakita nating napuruhan siya ni Admiral Sakazuki. May mga haka-haka na nga rin na miyembro daw itong si Curiel ng 3-Eye Tribe. Which is machechekan nga nito yung dalawang kriteriya natin na taong merong marka ng apoy at may alam sa mga road poneglyphs. Yes, masasabi ko ngang nagmi-make sense na miyembro siya ng 3-Eye Tribe. Since si Charlotte Pudding pangalang ang nakikilala nating miyembro nitong tribo na to. Kaya it makes sense kung magpapakilala si Oda ng panibagong karakter na may tatlo ang mata sa mga future chapters nitong One Piece. Anyway, nandito na nga tayo ngayon sa huling dalawang prospect natin na taong may marka ng apoy. At ito nga yung possibility na miyembro ito ng Sun Pirates or ito mismo si Dr. Vegapunk. Bali mag-umpisa tayo sa posibleng miyembro nga ito ng Sun Pirates. We all know na yung mga natatakan nga ng Celestial Dragons ng mga marka nila, which is literal ngang sinusunog ng bakal, pinapatungan nga ito ng Sun Pirates ng logo nila. So machechekan nito yung kriteriya na taong may apoy na marka. Pero magiging relevant ba ito sa unang clue natin na may knowledge sa mga road poneglyphs at One Piece treasure? Sa palagay ko nga, oo. Dahil alam naman natin na yung ika-apat na road poneglyph na natitira, ito nga yung road poneglyph na nasa Fishman Island during sa era ni Roger. At since then nga, nawala na itong road poneglyph na to. At ito na nga lang ang kulang nila Luffy. Kaya naman nagme-make sense nga kung yung tinutukoy ni Eustace Kid, miyembro ng Sun Pirates o dating natatakan ng Celestial Dragon. Since possible nga na alam niya kung saan dinala itong road poneglyph na nasa Fishman Island doon. Dahil sa usually nga ang Sun Pirates mga fishman. Sa part naman nitong si Dr. Vegapunk, yes. Wala pa nga tayong idea sa kung ano yung appearance niya. Since hindi pa nga siya nire-reveal ni Oda. Kaya wala tayong idea kung may marka ba siya ng sunog. Pero kung matatandaan nyo, during Punk Hazard Arc, 4 years ago nga daw, nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. At kagagawan nga daw ito ni Cesar the Clown. Kaya nga naging delikado na itong isla na to. Bali during this time nga, 4 years ago, nandito rin itong si Dr. Vegapunk. Kaya naman possible nga na yung pagsabog na nagawa ni Cesar the Clown, naapektuhan nito si Dr. Vegapunk. Malay natin, di ba? Nagkaroon ng sunog na peklat itong si Dr. Vegapunk dahil sa pagsabog na to. We never know. Yung clue naman na may knowledge patungkol sa One Piece treasure at mga road poneglyphs, given na nga ito kay Dr. Vegapunk. Since kilala naman natin kung gaano siya ka-genius, di ba? Anyway, ayan na nga yung mga prospect natin sa kung sino nga ba itong tinutukoy ni Eustace Kid na taong may marka ng apoy. Bali kayo ba? Sino nga ba sa mga nabanggit ko yung may pinakamataas na tsansa para sa inyo? Kung may idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!